mga OFW sa buong bansa, ipinagtanggol ang administrasyon sa mga paninira ng mga oposisyon. Hindi na nga nakatiis at nagbigay komento ang GMA hate writer na si Suzette Doctolero na sinang-ayunan naman ng mga Pilipino na nasa iba't ibang bansa ang tungkol sa walang humpay na paninira ng mga taga-oposisyon sa paghawak ng pandemya ng administrasyon. Ang ginamit nilang hashtag Duterte Palpak na sinasabing palpak ang Duterte admin sa pagtugon sa problemang kinakaharap, hindi lang ng Pilipinas maging buong mundo. Ang pandemya ang ginagamit ng mga taga-oposisyon masiraan lalo si Duterte at maiangat ang kanilang mga sarili lalo na at nalalapit na ang susunod na eleksyon. Karamihan sa mga taga-oposisyon ay magtatapos na ng termino at paniguradong tatakbong muli sa susunod na eleksyon. Kaya naman masigasig ang kanilang paninira sa Duterte admin. Narito ang pahayag ni Doctolero sa mga oposisyon bilang pagsupalpal sa mga sinasabi nilang palpak ang Duterte admin. Ayon kay Doctolero, nababagalan rin ako at nakukulangan sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19. Pero di ko sasabihin incompetent at pinaka-worst government ito. Lalo na at maayos ang naging pagtugon ng gobyerno sa mga nagdaang sakuna. Mga bagyo na ang isa ay comparable sa Yolanda at mga paglindol. To be fair, prompt at maayos ang serbisyo at alam na rin ng LGU ang mga gagawin. Salamat at hindi na naganap li ang Well, look, I'm in my training den in the United Kingdom. I'm broadcasting to you in the Philippines from London. Our head... Palpak na pagtugon sa Yolanda dati. Natuto sa kababayaang naganap noon. Pongga rin ang ganansya natin ngayon sa build. Ang saya kaya na in 20 minutes ay nasa Alabang na from Manila o QC gamit ang Skyway. Iisa lang yan sa Project Nationwide, diba? Kaya kung layas ka at mahilig mag-drive, alam mong bongga ang infrastructure program ng government. Mahirap lang talaga ang pandemyang ito. Unprecedented, siya lalo at buong mundo ang apektado. Hindi lang po Pilipinas ang nahihirapang makabangon. At kahit ongoing ang vaccination sa ibang mga bansa ay may mga third wave pa rin silang nararanasan. Kaya weird na ginagamit na panira sa gobyerno now ay ang COVID-19. Uulitin ko, hindi lang Pilipinas ang nahihirapan, kundi ang buong mundo. Sana lang talaga pinalitan nung una pa lang si Duque. Binigyan ng penalty, punishment o minura man lang ni Duterte si Sinas noong nag-birthday party at naging transparent sa pondong inuutang at kung saan ito napupunta. That way, nababawasan ang mga hanas ng mga oportunista na ang gusto ay mapabagsak ng gobyerno at sila ang pumalit.